Ang kwento ni Cinderella. Noong unang panahon, sa isang malayong lupain, ay may isang magandang dalaga na ang pangalan ay Cinderella. Ilang panahon makalipas ang pagpanaw ng kanyang butihing ina, nag-asawang muli ang kanyang ama kay Lady Puffy. May dalawang anak na babae si Lady Puffy na ubod ng yabang. Palaaway sila na kahit isang simpleng brush ay pinag-aawayan nila. Ah! Tumigil ka nga! Ano ba? Isoli mo sa akin yan! Ayoko nga! Isang araw, umalis ang ama ni Cinderella para sa isang malayong paglalakbay. Sinamantala ito ni Lady Puffy. Inatas niya kay Cinderella ang lahat ng mabibigat na gawain. Paglilinis ng bahay, pagsisibak ng kahoy, at pagluluto, na lahat ng oras ni Cinderella ay nakalaan na sa gawaing bahay. Sa kabila ng kanyang pagpapakahirap, pinagmamalupitan pa rin siya ni Lady Puffy. Mami, kadiri si Cinderella. Ayoko siya kasalo sa hapunan. Huwag mo din siyang papatulugin sa kwarto namin. Babangungutin kami. Narinig mo ang sinabi ng magaganda kong anak. Humanap ka ng ibang matutulugan sa atik. Ang kawawang Cinderella, napilitan siya na gawing kwarto ang maalikabok na atik. Mula sa maliit na bintana, tinatanaw niya ang hardin. At paminsan-minsan ay kinakausap niya ang puting kalapati. Kamusta, kaibigang ibon? Kik, kik. Sa pagdaan ng mga araw, habang nililinis niya ang bago niyang silid, nakilala niya ang dalawang munting daga. Oh, may kasama pala ako sa kwarto. Hi, ako si Cheddar. At ako naman si Mozzarella. Ako si Cinderella. Alam ko, paborito niyo ang keso, diba? Sige, ikukuha ko kayo ng makakain. Yay! 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 Gutom na kami! Hindi kami makapunta sa kusina, ilang oras na rin nakalipas. Oo nga, may nagbabantay doon na halimaw. Malamang yun ang pusang si Papu. Bukas ng umaga ay ipaghahanda ko kayo ng almusal. Kinaumagahan, tinungo ni Cinderella ang kusina. Di siya gumagawa ng anumang ingay. At nandun nga ang pusa na si Papu. Nagbabantay sa butas, nakahanda ng hulihin sina Cheddar at Mozzarella. Tahimik na kumuha si Cinderella ng ilang pirasong keso upang iakyat sa atik. Kaso, nakasalubong niya ang mga anak ni Lady Puffy. Ano yung hawak mo? At saan mo yan dadalhin? Keso lang to, para sa almusal. Ma! Ninanakaw ni Cinderella ang pagkain natin! Ninanakaw? Hindi ako kailanman magnanakaw ng kahit ano! Isa kang magnanakaw at sinungaling pa! Masama kang bata! Umaba ang mga munting daga at nagtakbuhan sila sa kusina para takutin ang masusungit na magkapatid. Huhulihin na sana ni Lady Puffy ang mga daga nang may kumatok sa pinto. Dumating ang embahador mula sa palasyo. Ang kanyang kamahalan, ang prinsipe, ay naghanda ng isang marangal na pagdiriwang sa palasyo bukas ng gabi. Ang lahat ng dalaga ay inaanyayahang dumalo sa ang grandeng sayawan na ito. Nang marinig ang tungkol sa sayawan sa palasyo, galak na naghanap ng maisusuot ang magkapatid sa kanilang kwarto. Nais ni Lady Puffy na maging maganda ang kanyang mga anak sa importanteng okasyon na ito. Pinwersa ng makasariling magkapatid si Cinderella na ipaghanda sila ng magagandang damit para sa sayawan. At dumating na ang takdang araw. Pagod na pagod si Cinderella at kailangan pa siyang gisingin ng mga munting kaibigan. Cinderella, gising! Gising!
kailangan mo din pumunta sa sayawan. Ngunit, wala akong may susuot. Ang nag-iisa kong damit ay marumi. Pumikit ka lang, Cinderella. Meron kaming sorpresa para sa'yo. Dinala ng mga munting kaibigan si Cinderella sa gitna ng silid. Itinaas ng munting kalapati ang tabing sa pader gamit ang tuka. Tada! Di ako makapaniwala. Isang bestida! Ang ganda! Isinuot ni Cinderella ang bago niyang damit. Inayos ang buhok at bumaba na sa sala. Ngunit nang makita siya ng mapag-imbot na magkapatid, nagwala ang mga ito sa selos. Hindi hahayaan ni Lady Puffy na makapunta si Cinderella sa palasyo. Gayong nakita niya na di hamak mas maganda si Cinderella sa kanyang mga anak. Kaya naghagis siya ng isang mangkok ng munggo sa dupungan at ipapapulot ito kay Cinderella. Kung makukuha mo ang lahat ng mga butil sa abo at may babalik sa mangkok sa loob ng 5 minuto, makakasama ka sa amin sa palasyo. Sa labis na kagustuhan ni Cinderella na makadalo sa sayawan, sinimulan niyang pulutin ang mga butil. Nang makita ng mga munting kaibigan ang kawawang kalagayan ni Cinderella, tumulong sila agad. Sa loob ng 5 minuto, ay naibalik nila ang lahat ng butil sa mangkok. Nagmamadaling hinabol ni Cinderella si Lady Puffy na paalis na at pinakita niya ang mangkok na puno ng butil. Ganun pa man ay wala talagang balak si Lady Puffy na isama si Cinderella kaya idinahilan niya ang marungis na damit ng dalaga. Iniwan nila si Cinderella sa bahay at nagtungo na sa palasyo. Ang kawawang Cinderella, malungkot niyang tinungo ang hardin at doon siya umiyak. Sa ilalim ng puno ng hazelnut na itinanim ng kanyang ina, maraming taon na ang nakalipas. Maya-maya, nagsimulang gumalaw ang puno ng hazelnut at lumitaw ang isang magandang diwata! Ang pangalan ko ay Liabel. Narito ako upang tulungan ka. Huwag ka nang malungkot. Ikaw ay makakadalo rin sa engranding sayawan. Ngunit paano? Sa itsura kong ito? Ako ang bahala. Kailangan ko lang ng isang kalabasa. Yung ibang kailangan ko, nandito na. Bumalik si Cinderella na may daladalang kalabasa. Ikinumpas ni Liabel ang kanyang magic wand at ang kalabasa ay biglang naging isang magandang karwahe. Ang mga daga ay naging magagandang kabayo. At ang kalapati ay naging bihis na kutsero. Di makapaniwala si Cinderella sa kanyang nasaksihan. Wow! Paano mo nagagawa yan, Liabel? Ikinumpas uli ng diwata ang magic wand at biglang nabihisan si Cinderella ng isang napakagandang asul na bestida. Sa kanyang mga paa ay lumitaw ang kumikislap na kristal na sapatos. Mukha na akong prinsesa! Salamat, Liabel. Oras na para pumunta sa palasyo. Bilisan mo na. Bago umalis si Cinderella, ay nagbigay ng babala ang diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi, mawawala ng bisa ang Salamangka at lahat ay babalik sa dating anyo. Nakinig naman ng mabuti si Cinderella sa diwata at sa wakas ay tumungo na sa sayawan. Ang karwahing hugis kalabasa ay huminto sa harap ng malaking palasyo. Taglay ang kahanga-hangang kagandahan, pumasok si Cinderella sa bulwagan. Lahat ng bisita ay napatingin kay Cinderella. Sino kaya ang napakagandang dalagang ito? Maski sina Lady Puffy at mga anak nito, ay hindi nakikilala si Cinderella sa anyo ng magandang dalaga. Nilapitan ni Prinsipe Leo si Cinderella at umibig siya sa unang pagkasilay sa dalaga. Magandang binibini, maaari ba kitang maisayaw? Tila nawiwili si Cinderella sa pakikipagsayaw sa gwapong prinsipe.
nalilimutan na niya ang tungkol sa oras. Tamang-tama, bago tumungtong ng alas 12 sa orasan, naalala niya ang babala ng diwata. Huwag mong kakalimutan. Kailangan mong makabalik bago maghating gabi. Dahil kung hindi... Agad na iniwan ni Cinderella ang prinsipe at tumakbo palabas ng palasyo. Saan ka pupunta? Hindi ko man lang alam pangalan mo. Patakbong bumaba si Cinderella sa hagdanan ng palasyo nang biglang nahubad ang isang kristal na sapatos. Ngunit wala nang oras para balikan pa niya ito. Mabilis siyang sumakay sa karwahe at lumisan. Hanapin ang may-ari ng naiwang sapatos. Kung kinakailangan, ipasukat sa bawat dalaga sa buong bayan ang sapatos na ito. Pagtungtong nga ng alas 12, lahat ay bumalik sa dating kaanyuan. Umuwi na rin si Cinderella at sa silid niya sa atik, iniisip niya ang tungkol sa malahimalang gabi na nakasayaw niya si Prinsipe Leo at ramdam ng puso niya na umiibig na siya. Ngunit imposible na makilala siya ng prinsipe sa kanyang luma at madungis na pananamit. Lumipas ang panahon, nagpatayo ng isang malaking mansyon ang prinsipe sa gilid ng palasyo. Ito ay para sa pinakaiingatan niyang kristal na sapatos. Lahat ng dalaga sa bayan at mga karatig bayan ay bumibisita sa lugar na ito upang sukatin ang sapatos. Pati nga sina Lady Puffy at mga anak nito ay bibisita rin sa sikat na mansyon. Ngunit hindi nila isasama si Cinderella. Dito ka lang sa bahay. Imposible na sa iyo ang sapatos. Tama! Magkakasya ang sapatos kung hindi kay Cassandra, siyempre sa akin. Pero ako rin naman ay isang dalaga sa bayan na ito. May karapatan din ako na sukatin ng sapatos. Ngunit hindi man lang pinakinggan ni Lady Puffy si Cinderella. Bagkus ay kinulong pa niya ito sa loob ng bahay. At syempre, hindi kumasya ang kristal na sapatos sa paa ni Cassandra. At hindi rin kay Jezabel. Sige pa. Konti na lang. Kakasya yan. Kinagabihan, habang maliwanag ang ilaw sa mansyon, nakataka si Cinderella sa tulong ni nang Mozzarella at Cheddar. Nakarating siya sa marilag na mansyon. At nilapitan niya ang kumikislap na kristal na sapatos. Sa aktong isusukat pa lang niya ang sapatos, pumasok naman si Prinsipe Leo sa silid. Tigil! Huwag kang gagalaw, baka masira mo ang sapatos. Hindi po, sa akin po talaga ang sapatos. Nagsasabi siya ng totoo, siya si Cinderella. Buong tapang na isinuot ni Cinderella ang sapatos sa harap ni Prinsipe Leo. At napagtanto ng prinsipe na sukat nga kay Cinderella ang sapatos. Ikaw? Nung gabi na yon. Ikaw nga, ikaw yung magandang dalaga na sinayaw ko nung gabi na yun. Maaari ko ba malaman ang pangalan mo? Ang pangalan ko ay Cinderella. Maaari mo ba akong pakasalan, Cinderella? Masayang sinagot ng oo ni Cinderella, ang pinakamamahal niyang prinsipe. Nagpakasal sila sa malaking kastilyo at habang buhay silang naging maligaya. Noong unang panahon, mayroong isang mabait na reyna na naninirahan sa isang kastilyo na napalilibutan ng mahiwagang kagubatan. Habang pinapanood ang niyebe sa taglamig, ang reyna ay nanghangarap ng gising. Naririnig niya ang mga bata na naglalaro sa snow sa labas. Binuksan niya ang bintana upang tanawin ang mga bata at hinangin ang paboritong pulang panyo ng reyna. Nahulog ito sa mismong tuktok ng snowman na itinatayo ng mga bata. Kumaway at nagpasalamat sila sa mabait na reyna. Sana ay magkaanak ako ng babae. May kutis na simputi ng snow at busilak ang puso. Lumipas ang mga buwan at nagkatotoo ang pangarap ng mabait na reyna.
ang hari at reyna ay nabiyayaan ng sanggol na babae, ang pinakamaganda sa mundo, at pinangalanan nila siyang Snow White. Ngunit ang kanilang kaligayahan ay di nagtagal. Nang si Snow White ay maliit na bata pa, namatay ang reyna at naging isang bituin sa kalangitan. Pagkalipas ng ilang taon, pinakasalan ng ama ni Snow White ang isang babaeng nagnangalang Hela, namamangha ang hari sa kagandahan ng bagong reyna, at sa gayon ay hindi niya napagtatanto ang kayabangan nito. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Ikaw, aking reyna. Ikaw ang pinakamaganda sa lupain. Wala nang mas gaganda pa sa akin. Sa pagdaan ng panahon, si Snow White ay lumaki at naging isang magandang binibini. Ang kanyang ama ay maglalakbay naman kasama ang kanyang mga sundalo at niyakap niya ang anak bago siya umalis. Huwag kang malungkot, Snow White. Babalik din ako. Isang araw, tinawag ng masamang loob na si Hela ang kanyang tagapagsilbi na si Dankov. Alisin mo ang tabing ng salamin ko, Dankov. Ngunit nang hataki ni Dankov ang sapin, tumakip ito sa kanyang sarili. Hay naku! Lumabas ka na nga! Habang hinahangaan ng reyna ang sarili sa salamin, nagsambit siya ng, Salamin, salamin na mahiwaga! Sino ang pinakamaganda sa lahat? Sa lupaing ito, aking reyna, hindi na ikaw kundi si Snow White ang pinakamaganda. Nagngingit-ngit sa galit si Hela. Walang sino man ang maaaring maging mas maganda kaysa sakin. Tila lumindol ang buong kastilyo sa kanyang galit. Nais niyang sirain ang kagandahan ni Snow White. Gumawa siya ng isang plano at inutusan ang mga ngaso ng kaharian na dalhin si Snow White sa kagubatan at patayin ito. Ibalik mo sa akin ang kanyang puso. Pinagkakatiwalaan ni Snow White ang mga ngaso ng kaharian, kaya't sumama siya rito. Habang daan, nakakita siya ng isang sugatan na ibon sa lupa. Pinulot niya ang ibon upang lapatan ng lunas ang pakpak nito. Sa likuran niya ay ang mga ngaso. Napalihim na kumuha ng palaso at inumang ito kay Snow White. Ngunit nakita niya na ang dalaga ay may mabait na puso dahil sa pag-aalaga nito sa ibon. Napagpasyahan niyang mali ang patayin si Snow White. Snow White, napagutusan akong kitilin ang iyong buhay, ngunit di ko kayang pumatay ng mabuting tao na tulad mo. Sino ang gustong pumatay sa akin? Si Reyna Hela, tumakas ka na at magtago. Naisip ng mga ngaso na linlangin ang Reyna. Manghuhuli siya ng isang baboy ramo at ang puso nito ang siyang dadalhin niya sa Reyna. Sa gayon, iisipin ni Hela na patay na ang prinsesa. Sa tindi ng takot, tumakbo ang prinsesa sa madilim na kakahuyan. Di niya alintana ang matutulis na sanga at mga paniki sa gabi, hanggang sa hindi na niya kaya pang tumakbo. Bumagsak siya sa tabi ng isang puno at nakatulog sa malamig at madilim na kagubatan. Nang marating ng mga ngaso ang kastilyo, dumiretso siya sa Reyna. Natupad ko na ang iyong utos. Kinuha ni Reyna Hela ang kahon at sinuri ang puso. Napaniwala siya na patay na si Snow White at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa kastilyo. Nang sumikat ang araw, nagising si Snow White sa gitna ng kagubatan. At doon, sa harap niya, ay isang cute na bahay. May magandang hardin at mababang bakod, maliliit na mga bintana, may doorbell, at isang bilog na berdeng pintuan. Pinatunog niya ang bell, ngunit walang sumagot. At
Nang kakatok na siya, bumukas ang pinto. Sa loob, lahat ng kagamitan ay maliliit. Naanimoy nasa loob siya ng isang laruang bahay. Maliliit na kaldero, maliliit na kutsara, at mga tasa. Nang matagpuan niya ang isang maliit na mangkok ng lugaw, sa gutom ay kinain niya ito. At nakatulog siya sa isang maliit na kama. Sa di kalayuan, ang mga minero na may-ari ng bahay ay pauwi na galing sa trabaho. Sa sandaling pumasok sila, alam nila na may mali, kaya tahimik silang nagmatsyag at nagbulungan. Kumain ang tinapay ko. May gumamit din ng plato ko. May natutulog sa kama ko. Ayan oh. Wow, ang gandang babae. Ay! Naku! Ayan, saluin mo! Dali, aray, oh. Aray! Dali, may aray, init. Aray! Naku! Mainit eh! Saluin mo! Ayan! Whew! Shhh! Nagising siya. Nagtago siya sa kumot. Huwag ka matakot sa amin, Binibini. Kami ang pitong duwende. Ako si Ace, siya si Jolly, ito naman si Angry, ayan si Curious, si Silly, si Shy, at ito naman si Lazy. Ako si Snow White. Pasensya na po. Pumasok ako sa bahay niyo. Isinalaysay ni Snow White ang lahat ng nangyari sa kanya. At nalungkot sila sa narinig na kwento. Kaya pumayag sila na manatili si Snow White sa kanilang maliit na bahay. Ngunit, sa isang kondisyon. Mahilig kami kumanta. Maganda ba ang tinig mo, prinsesa? Snow White is my name. I'm far away from the castle today. I stare at the sky and speak to my mother. She is now among the stars. I have found friends protect me here. Their tiny hearts are now full of hope. Good little hearts will win again. Samantala, sa ibayong lupain, mayroong isang gwapo na prinsipe. Ang pangalan niya ay Antoine. Mahilig siyang lumabas sa gabi at tumingin sa mga bituin na nagpapaalala sa kanya ng mga taong mahal niya. Isang gabi, nakita niya ang mukha ni Snow White sa kalangitan at nagkaroon siya ng pagnanais na hanapin ang dalaga. Isang diwata ang nagsabi na nasa panganib ang Binibini at binigyan pa siya ng isang kwintas na may hugis puso. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, naglakbay na si Prinsipe Antoine upang hanapin ang magandang mukha sa langit. Samantala, balik sa kastilyo, ang reyna na may masamang kalooban ay muling haharap sa mahiwagang salamin. Dankav! Alisin ang tabing ng salamin! Sumunod naman si Dankav, ngunit sumabit ang tabing sa salamin. Itong matumba. Si Dankov ay kabado sa harap ng reyna, kaya lagi tuloy siyang pamali-mali. Siyang dahilan kung bakit patuloy na naiinis sa kanya ang reyna. Nang makalabas na si Dankov, nais marinig ni Reyna Hela mula sa mahiwagang salamin kung gaano siya kaganda.
salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Paumanhin, aking reyna, ngunit si Snow White ang pinakamaganda. Hindi! Akala ko ba patay na si Snow White? Buong gabi nagising ang reyna. Gumagawa ng masamang balak na patayin si Snow White. Nakaisip siya ng mahusay na paraan na ikubli ang sarili sa anyo ng isang maliit na kuneho. Kinaumagahan, bago umalis ang mga duwende, isa-isa silang humalik kay Snow White sa pisngi at naglakad na papunta sa minahan. Prinsesa, huwag mong pagbubuksan ng mga estranghero ha. Delikado. Mukhang mapayapa naman, kaya't nagdilig si Snow White ng mga bulaklak sa hardin. Napansin ng prinsesa ang isang maliit na kuneho na nakaupo sa hardin na tila nasaktan. Tumungo siya at kinuha ito at dinala sa loob ng bahay. Nilapatan niya ng lunas ang nasaktan na paa ng kuneho at hinayaan itong magpahinga sa kama. Kunwari ay natutulog, pero sa sandaling lumabas ng silid ang prinsesa, dumilat ang kuneho at tumingin sa paligid. Tapos, ito ay tumalon-talon-talon at bumalik sa dating anyo ni Hela. Ito mismo ang pinaplano niya. Pinatakan niya ng lilang laso ng unan. Nang sa gayon ay kapag matutulog doon ang prinsesa, mamamatay siya sa lason. Napagod si Snow White sa maghapong paghahardin, kaya't pumasok na siya upang magpahinga. Mahihiga na sana siya sa una na may lason nang marinig ang mga duwende na nakauwi na. Sinalubong sila ng prinsesa sa pintuan. At pagkatapos ng masarap na hapunan, sumayaw sila buong gabi. Sa pagod ay nakatulog si Snow White sa harap ng pugon. Mabuti na lang at naiwasan niyang matulog sa nakalalasong unan. Nang makabalik ang reyna sa kanyang kastilyo, inabutan niya si Dankov na nakatulog na sa pintuan. Sa pag-aakalang nagtagumpay siya, pinuntahan niya ang mahiwagang salamin. Salamin na mahiwaga, sino ang pinakamaganda sa lahat? Aking reyna, si Snow White na kasama ng pitong duwende ay mas maganda kaysa sa'yo. Hindi! Ako! Ang dapat na pinakamaganda! Ako! Gagawa uli ako ng plano na papatay kay Snow White. Makalipas ang ilang araw, habang sinusulsihan ni Snow White ang ilan sa mga lumang damit ng mga duwende, nakarinig siya ng katok sa pintuan. Kumatok ito ng 3 beses. Sumilip si Snow White sa pintuan upang makita kung sino ito. At naroon ang isang matandang babae na may basket ng mansanas. Sino po sila? Ako ay tindera ng masasarap na mansanas. Nais mo bang tumikim ng isa? Nung una, natatakot si Snow White. Kaya lang, mahilig talaga siya sa pulang mansanas. Eto o, magandang ining, libreng patikim. Tinanggap ni Snow White ang mansanas na inabot ng matanda. At kumagat siya. Ang mansanas ay may lason. Natumbas siya sa lupa bago pa man makahingi ng tulong. Sa di kalayuan, nagpapahinga si Prinsipe Antoine sa lilim ng puno. Malayo na ang nalakbay niya upang hanapin ang magandang mukha na nakita niya sa kalangitan. Nang may natanaw siyang isang matandang babae na naglalakad, kakausapin sana niya nang biglang nagbagong anyo ito at naging si Reyna Hela. Ang prinsipe at ang kabayo ay nagitla. Nagpasyatuloy siya na huwag nang magtanong ng direksyon. Kinagabihan, pag-uwi ng mga duwende, nakita nila si Snow White nakahandusay
at wala ng buhay. Labis silang nalungkot na parang nadurog ang mga puso nila sa libu-libong piraso. Gumawa sila ng isang magandang kristal na kabaong at pinalutang ito sa pinakamahabang ilog upang makita ng lahat ng tao ang kaniyang kagandahan. Sa may baybayin ng ilog, naglalakbay ang prinsipe at napansin niya ang kristal na kabaong sa bangka. Nakilala niya agad ang mukha ng babae. Nalungkot ang prinsipe. Binuksan niya ang takip ng kabaong. Kinuha sa bulsa ang kwintas na stardust at isinuot ito sa prinsesa. Paalam, aking prinsesa, magniingning ka tulad ng isang bituin. Nasaan ka man. Pagdakay, gumalaw si Snow White. Ang kwintas na stardust ay nagbigay ng himala. Nabuhay si Snow White. Nang magising, namangha si Snow White sa gwapong prinsipe na nakatayo sa tabi niya, na nagligtas sa kanya. Nang sa wakas ay nakabalik sa kastilyo ni Snow White, ikinuwento niya at ni Prinsipe Antoine sa hari ang lahat-lahat. Nang malaman ng hari ang ginawa ni Reyna Hela kay Snow White, pinalayas niya ito sa kaharian. Ang mahiwagang salamin at lahat ng pag-aari ng reyna ay kinandado ng hari sa isang tagong silid sa kastilyo. Maraming buwan ang lumipas. Umibig sa isa't isa sina Snow White at ang prinsipe at nagkaroon ng magandang kasalan sa kastilyo. Siyempre, imbitado ang mga duwende sa pagdiriwang at namuhay sila ng maligaya magpakailanman. Maligayang bate! God's yeah!